Welcome back mga ka-toolbox! Narito na naman tayo sa isa pang episode ng mabilis na sagot para sa mabilis na tanong. Pero, bago natin sisimulan, shoutout muna kay Joy Masoy TV. Para sa mga ka-toolbox nating electronic hobbyist dyan, bisitahin nyo na at marami tayong matutunan sa kanyang channel about repairs at DIY. At shoutout din kay Sir Richard Stealth Tees. So, balik tayo sa ating discussion. Isa sa mga katanungan kapag nagsisimula tayo sa pagsusolar ay kung bakit dalawa ang voltage at current rating ng bawat solar panel. Pero, isa lang ang power rating. Ano itong mga ratings na ito? Unang ratings ay ang VMP at ang IMP values. Ang ikalawa naman ay ang VOC at ang ISC. Pero, bago yan, sa solar, may tinatawag tayong STC or Standard Test Condition. Ito yung kinokondak na test sa laboratory ng manufacturer ng solar panel. Sa Standard Test Condition or STC, perfect ang condition dito. Nasa 1,000 watt per square meter ang irradiance ng araw. Nasa 1.5 ang air mass. At nasa 25 degrees Celsius ang temperatura. Dahil doon, nakukuha ng manufacturer ang values na pinoproduce ng solar panel tuwing perfect condition. At yun ang mga values na inilalagay nila sa specification na kadalasang makikita sa likod na bahagi ng solar panel. So, mauna tayo sa VMP at IMP. Ang VMP or maximum power voltage ay ang voltage value kapag nagpo-produce ng maximum power ang solar panel. At ang IMP or maximum power current naman ay ang current value kapag nagpo-produce ng maximum power ang solar panel. Halimbawa, itong solar panel ay may maximum power output na 150 watts. Kapag perfect ang condition, papalo sa 18.2 volt ang VMP ng solar panel na ito. At papalo naman sa 8.25 amperes ang current nito. So, 18.2 volts times 8.25 amperes equals 150 watt at yun ang output ng ating solar panel. Pero, ito ay malayo sa aktual na senaryo. Kasi, sa aktual, masyadong mataas at mahirap abutin ang 1,000 watts per square meter sa irradiance pa lang. Lalo na sa temperature na 25 degrees Celsius. Lalo kasing umiinit ang solar cells or panel, lalong bumababa ang harvest nito. Ngayon ay sa VOC at sa ISC naman tayo. Unahin natin ang VOC or Open Circuit Voltage. Makukuha natin ang voltage value na ito sa pamamagitan ng DC voltage tester na nakaparallel sa mismong solar panel. Sa pag-test ng VOC, dapat ay wala pang ibang connection sa solar panel except sa gagamitin nating tester. Kung gusto mo makuha ang pinaka-peak value, dapat maganda ang sikat ng araw during testing. Pero, para saan ba ang VOC? Ang gamit ng VOC value ay napaka-importante sa pag-compute ng kakailangan ng solar charge controller sa gagawing setup. Dahil sa VOC magbabase ang pag-compute ng total voltage ng string or array ng solar panel at hindi doon sa VMP. Ngayon, ay ang ISC naman. Ang ibig sabihin ng ISC ay short circuit current. Kabaligtaran ito nung sa VOC kanina. Ang VOC ay open, ang ISC naman ay short circuit.
makakapag-check tayo ng value ng ISC sa pamamagitan ng DC current tester. Gaya ng pag-test ng VOC, dapat wala ding ibang connection ang solar panel during testing. At dapat maganda ang sikat ng araw during testing para makuha ang pinaka-peak value nito na gaya ng nakalagay sa specification. Pero, saan ba magagamit ang ISC? Magagamit ang ISC sa pag-size ng mga gagamiting circuit breakers or fuse at iba pang system protections. So yan po ang kabuuan ng ating discussion. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, subscribe na at pindutin mo na rin ang bell button para updated ka lagi sa mga uploads natin. Salamat mga katulbas!